Dito sa probinsya, guys, mas maganda talaga kapag meron kang ekstrang mga upa. Maganda yung medyo malawak yung taniman mo. At least yung makakameras ka ng konti. Sa tulad na to, yan, yung mga pananim natin na yan, kapag ano na yan, sobra-sobra yan, mabebenta mo yung iba kapag lumakinat na mo yan. Kasi 200 square meter po yan eh. Tapos, ang advantage din dito, kaya nagsisiga ako dito. Gumawa ako ng hukay dyan, guys. Tapos, ano, ginawa ko yung hukay na to para sa ganun, makamenos ako ng konti. Yung hindi ko sinusunog, yung plastic. So, iniipon ko yung plastic at minsan, yung mga recycling na bottle at saka mga can, sineseparate ko yan, pinamimigay ko ng free, may nangongolekta dito. Pero yung, ano, yung mga tira-tirang pagkain, yung mga waste na ganun, mga compost, nilalagay ko na lang sa mga halaman. Tapos yung ibang pwedeng sunugin, sinusunog ko na lang para sa ganun, hindi masyadong nangangamoy yung rubbish bin ko. So, yun ang maganda, yung dapat ano, segregate lahat. So far ngayon, okay naman. So ito kasi gagawin kong ano to, yung parang dito ko itatanim yung mga pechay ko. So, sinusunog ko lahat ng basura dito para maging compost din. Tapos, yung mga food ilalagay ko dyan. Tapos, check ko kung pwede na siyang gawing ano, taniman para sa mga pechay. So, yung mga ano natin, mga sili, namumunga na rin. Tapos, nag-order ako ng mga seedlings ng mga corn. Tatanim ko siguro banda doon sa dulo o kaya doon sa dalawang lote. So yung pong dalawang lote na pinabakod ko na yung isa, tapos yung isa pinapalinis. For the meantime, gagawin ko munang taniman yun ng mga gulay. Kasi yung ano, yung isang lote na 200 square meter na gawa na bilang apartment. So meron na pong umuupa doon na isang unit. So pinapaupa ko na yung isang unit. So yun, umaandar na siya. So marami nang nag-inquire, dalawa. So waiting pa ako dun sa dalawa. Kapag nakita kong okay yung ano, ang rental dito, yung dalawang reserved na apartment dun, gagawin ding reserved na lote, gagawin ding apartment. Pero oobserbahan muna. Gagawin ko muna siyang taniman ng mga gulay. Yun po ang aking target. Starting kasi to kung tidy up the two separate lot, 205 square meter and 180 for square MTR. For the meantime, we'll plant different vegetables to make it useful this coming rainy season. At saka ganyan, tinanggal yan. Dati ganyan yan, no? Ganyan. O, kaway-kaway ka lang, Albert. Napakatsaga niya po at napakasipag. Kapag gusto niyo ng ano, trabahador, kontakin niyo lang ako. Hindi ako makikipag porsyento. All around po siya. Nagbabakod, nagmamason, nag-electrical. Lahat, overall siya. Ang galing-galing niya. Ayan, dati, ang haba-haba ng damo dyan. Parang ganito, ayan. Ngayon, nalinis na niya. Napakagaling po niya. So sa tag-ulan, pwede nang tamnan ng ano to, ng mga gulay. At pagkatapos, magagawa na lang ako ng ano dito, kubo. Mas malawak po ito dun sa isa. Yung isa, 184 square meter. Ilang metro lang naman. Ayan ang 205 square meter. Ayan. Mahilig magtanim ang mga tao dito. Ayan. Hello guys, ito yung 205 square meter. Pina-barbed wire ko muna. Para sa ganun mapagtamnan siya, tapos bili na lang ng kubo. So kasi mas maganda kung mayroon kang lote na ganyan, ipabakod mo agad kasi pinagtatapunan ng mga dumadaan ng basura, yung mga walang disiplina.
Ngayon, malinis na siya. Nilinis na siya ng trabahador ko. Ayan, oh. So, malapit na siyang matamnan na gulay. So, bago magtag-ulan, siguro June or July, tatamnan na to. Ayan. Yung isa naman, pupuntahan ko. So, ito yung ano, mga bamboo na pinabakod ko. So, binili ko to. Mga kawayan para maging temporarily na bakod. Kasi mas mainam na nakabakod siya para may privacy yung mga tanim. Paano saan tayo ngayon? So, ito yung isang 184 square meter, guys. Yan. Dapat talaga sa atin, meron tayong mga naipupundar kahit na ano lang, maliit na lupa para sa ganun, pagtamnan lang ng gulay. Yung isa nandoon, tingnan natin, ha.